nagtataka na ako eh. Hindi naman siya ganon. Ay, nako. Baka siguro ito na yung sinasabi na woman's instinct. Ano po kaya ang dapat kong gawin, mga idol? Sana po ay mapayuhan niyo ako. Maureen. Idol, napakinggan mo ang kwento natin ngayong hapon dito sa Emotions and I. Pinadala sa atin ang ating center na si Maureen na malakas ang kuto. Oh, paano ba kuto ba ng malakas? Kumakabog-kabog ba ang digit? Ganon. Oh, kasi sabi nitong si Maureen, ang kanyang asawa ay nararamdaman niyang may tinatago sa kanya. Kasi nag-iba daw ang pagsasalita nito, ang pakikipag-usap sa kanya at laging nakatulala. Para ang lalim lagi ng iniisip kapag nasa bahay. Pero ang problema kasi, itong pagdududa o ang kutob na nararamdaman ng ating sender na si Maureen ay hindi niya mapatunayan. Dahil sabi niya, wala naman itong sinasabi sa kanya at kapag chinecheck niya yung phone nito, wala naman siyang nababasa mga chat or messages na may kinalaman doon sa kanyang kutob nga nakakaiba. So hindi rin niya masabi kung ano yung kutob niya na yun, pero alam niya, may something wrong sa kanyang partner. Nako ha? At sabi nga niya sa atin, nagtataka na siya dahil hindi naman daw ganun ang kanyang partner, no? At eto na nga, sabi niya, siguro eto na yung woman's instinct na sinasabi. So ano daw ang pwede niyang gawin tungkol dito sa kanyang problema? Nako, yung mga idol nating babae dyan, yung may mga asawa na at lakas din ng kutuban. Nako, ano ba masasabi ninyo? May ganyan din ba kayong karanasan at paano nyo napatunayan ang inyong mga kutob na totoo? Kasi lagi nila sinasabi kapag ang babae nakaramdam, may kinutuban ang babae, naku, sigurado daw may something talaga yan. Mm. So paano mo daw malalaman na yung kutob mo na yon ay totoo at ano ang gagawin mo kung sakali man? Ano? Yan ang mga tanong sa atin dito ng ating sender na si Maureen. So idol, kung nakarelate ka sa kwento natin ngayon at ikaw ay may masasabing magandang payo para sa ating sender, pwede mong i-message yan sa amin text line number na 0939-706-2816 or i-message mo kami sa aming Facebook Live. Dahil naka-live ngayon si Idol Kitchi, hanapin mo lang IFM 93.9 Manila. Ayan, maya-maya magkakintuhan tayo dyan mga idol. Magbabasa rin ako ng inyong mga payo, mga pa-shoutout dyan sa ating Facebook Live. So stay put ka lang maya-maya. Magkakintuhan tayo. Ayan, sige mamaya ha, sa pagbabalik ko, magbabasa na tayo ng mga payong ipapadala sa atin dito para sa ating sender na si Maureen na nakatutok din sa atin dito pa rin sa Emotions on I ng 93.9 IFM. Ayayay! Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko IFM 93.9. Hello! Hi! Mic test. Can you hear me? Hello mga idol. Good afternoon. Hello Thursday. Ayan, Webis na. Kasama pa rin ang idol mong 2 and 1 na si Idol Kichi. Ayan, welcome sa ating Facebook Live. Welcome sa ating mga bagong idol na ngayon pa lang tayo mapapanood at ngayon pa lang nag-like sa ating Facebook page. Sana nga na-like mo na ang aming Facebook page na ito. At syempre, ito na nga ang programa para sa mga idol natin, may mga pinagdadaanan, Emotions on I. At kanina nga narinig mo yung kwento natin, pinadala ng ating sender na si Maureen na kinukutuban sa kanyang asawa kasi nagbago na daw. Although wala naman siyang katibayan sa kanyang kutob dahil hindi rin niya mahuli itong mister niya kung ano ba talaga ang itinatago nito sa kanya. No? Pero alam niya, something is wrong or may something na nangyayari dito sa kanyang partner. So sabi niya, ito na ba daw yung woman's instinct na sinasabi at ano daw ang kanyang dapat gawin? Ayan, idol, kung nakarelate ka sa kwento natin today, pwede mo akong i-message ng iyong magandang payo dahil mamaya babasahin ko yan dito sa ating programa. You can text me via our text line sa 0939-706-2816 or pwede mong i-message yan dito sa ating Facebook Live. Siyempre, magbabasa pa rin ako ng iyong mga pa-shoutout. I know, may marami kayong mga pa-shoutout dito sa atin or para sa amin. So, simulan na natin. Ayan. Teka lang.
Ayan, may replyan lang ako si Idol Kichi. Haha, mismo. Okay. Okay, pwedeng pataas para mabasa kayo mga nasa taas muna. Sige, simulan natin dito kay Bebet Posadas Carlos. Hello, sabi niya, ganda talaga ng boses ni Idol Kichi. Maraming salamat po, depende po sa mood lang. Hi kay Fero Delas, pa-shoutout naman. At kay Eliza Bertuldo Huerto, magandang hapon din sa'yo. Hi din kay Roman Dolot na nakikinig sa atin. At kay Christine May Dikdikat de Belen. Hello po, pabati po ng happy birthday sa ate Zaira de Belen Sineza ng Sigayan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Ayan, at sa de Belen Hernandez family ng Gloria, Oriental, Mindoro. Hello sa inyo lahat dyan. Hi din kay Loreza Pablo, good afternoon DJ Kichi, pa-shoutout naman po. Nabaoy Malay. At kay CL Solia, hello again. Pabati po sa boss ng asawa ko na si Dione Fardines. Hello kay boss mo. Salamat sa iyong pagtutok. Ayan. Taga lang. May reply lang si Idol sa chat. Wala akong masabi. Hindi kasi ako very chatty. So, ayan. Hi kay Gina Rupa. Ng Taguig City. Magandang hapon. Hi, di kay Lynn Ligip. Pinapabati niya ang kanyang anak na si Zoe, Zora at Zian. At yung asawa niya si Joseph na nasa Halahala Rizal. At kay John Santos. Hello din. At kay Vince Batukan. Good day po DJ Kichi. Ba't ganon? Nagtitext ako kay Idol Dagol. Pero hindi nababasa. Everyday kami nakikinig dito sa Quezon City. Busy lang sila kapag naka-on air. Pag naka-air kasi kami mga idol, medyo mahirap magbasa ng mga messages dito. Kasi kailangan namin mag-multitask. Pero ayan, kung sakaling ganito, nag-Facebook Live, pwede naman mabasa. Pero kapag naka-air na kasi, hindi talaga ma-assure na mababasa namin lahat ng inyong mga messages. Ayan. Hi din kay Gina Rupa ng Taguig City. Hi kay Janil Niar. At kay Joy Priscilda, hello, pa-shout out po. Hello kay Ate Rose Carol Maniscan, sabi niya, Idol Kichi, pareho po kami na nangyari sa letter sender. Hindi po maamin ang asawa ko. Ayan, pa-save po yan, Kiko Kalikot, yung comment ni Rose Carol Maniscan. Sabi niya, nangyari sa letter sender, hindi po maamin ang asawa ko, pero nahuhuli ko sa mga messenger, sa messenger niya. Sa ngayon, wala na kami, malaki na rin ang mga anak namin. May mga sarili ng pamilya, kaya okay na rin sa akin. Ay, yun lang. Medyo sad ang ending ng kanilang story. Ang hirap naman ng ganun, ano. Hi kay Laika and Julia Vlog. Siguro pwede mo i-share sa amin, Ate Rose Carol Maniscan, kung paano mo kinumpronta yung mister mo doon sa, after mo siyang mahuli, na meron siyang mga kachat, ano. Ayan. At kay Antonina Santos, gandang araw sa iyo. Magandang araw din po sa inyo. At pabati ng happy birthday kay, ayan, happy birthday kay Dione Fardines. Sana meron kayong papansit, may pa-cake, may pa-lumpia, may pa-Shanghai, at may pa-cake, at may pa-ice cream, at may pa-alak para busog na lasing pa. Hi kay Laika Angeli Villantes. Magandang hapon, ayan, idol. Please don't forget na i-share ang ating Facebook Live na to kung pwede lang naman mga lodi. And puntahan mo na rin ang aking Facebook page, sinabi mo si DJ Kichi, para updated tayo sa isa't isa. Salamat, idol. Sabi ng anak ko, mama, natawag ka. Oh, ayun, ayan. Thank you din. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. At, ayan, teka lang ha. Nilog out ako ni Facebook ko kasi hindi ako makapag sign in. Nilog out niya ako. So, kailangan ko pa ng verification code mula sa Facebook. Medyo praning tong Facebook kasi lagi ako nilalog out every time nagsiswitch ako ng account sa page ko. Ayun. Hello kay Laika Angeli Villantes. Nadala na kasi ako last time. Nahack yung aking account, mga lodi. Kaya ang dami kong ano. Alam mo yun naman. Mahirap na. So, ayun. Nakalag in na ako. Finally. Alright. Tuloy na natin. Ayun. Yun na nga. Sige. Mag-aabang pa rin ako ng inyong mga payo para sa hapon na ito. Para sa ating kwento ngayong hapon. Dito sa Emotions on Eye. Bago tayo meri ulit. So, aabangan ko ang inyong mga magagandang payo, idol, para malaman din yan ng ating sender na si Maureen na nakikinig din sa atin. Uy, hello kay Freddy Osida. Hello, Freddy. Kumusta? Long time no see. Hindi na tayo nakakapag-bike together. At ikwento mo na sa akin ang iyong mga gustong ikwento para maikwento natin yan sa ating programa dito sa Emotions on Eye. Hi kay Norsali Manambayrolida. Ayun. Alam niyo ba, ikwento ko lang kung bakit ako na ganit
Nakaganito ngayon, nakapolo ako. Kasi galing akong Binyagan kanina. In-invite ako sa Binyagan, kinuha nila akong ninong, oh, 'di ba, ninong. Oh, hindi in fairness hindi sila na confused. Char. So, na-late ako sa Binyagan kanina, nakakaloka. Unang araw ng pagiging ninong, na-late pa ako sa Binyagan, nakakahiya. Hindi ko naabutan. Ang naabutan ko na lang sa simbahan, yung ano na lang pictorial. Pictorial na lang. Nakakahiya talaga. Pero ayan, buti na lang ano lang naman, kapitbahay ko siya. So mamaya pag-uwi ko, ituloy ang celebration. Makikikain ako mamaya. Ah, hindi, nakikain na pala ako kanina. Kaya nakaganito ako today para medyo ano, galing mukha akong good boy ngayon. Good boy. Hindi halata. Ayan, sabi dito, hindi siya umaamin kapag kinakausap ko. Nalaman ko yung password niya, doon ko nakita lahat ng mga ginagawa niya. Ay, sa bagay, no, talagang hindi mo naman kasi talaga mapapaamin yung tao may tinatago, lalo na kapag intention niya talagang itago yun, no. So, mahirap talagang mapaamin. So, dapat hinuhuli na lang. Maraming salamat, Ate Rose Carol Maniscan. Sabi ni Roman Dulot, pa-shout out po kay Sir Mike, mechanic ng iCab Taxi 654 ito. Hello kay Sir Mike. Ayan, ingat po. At kay Jenaline Minon, nakatutok din sa atin. Hi! Sabi niya, women's intuition has always something, has always something about truth. Di mo naman malaman ngayon, pero sigurado, meron niyang ibig sabihin. Oo, yun nga ang sinasabi niya dito. At lagi ko rin yung naririnig sa mga babae, kapag kinutuban daw sila, talagang meron daw talaga. Maaring hindi mo pa alam sa ngayon, pero in time, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Pero dapat, you have to be ready para sa mga truth na malalaman mo, diba? Kasi minsan ang katotohanan ay masakit. Hi kay Edwin Correa at kay Jocelyn Dungo. Idol Kitchi, nag-lunch ako now. Watching ako sa'yo. Tara, manganta mo. Adobong manok ng Pampanga. Uy, sarap naman yan. Oo, nakapagtanghalian ako kanina sa handaan. Sabi ko nga, umatid ako ng Binyagan. Hi kay Janeline Tabora. Ganun ba, Idol Kitchi, nakapag-take out ka ba nung galing sa Binyag? Nahiya nga ako mag-Sharon Cuneta kanina kasi kapit-bahay ko lang. Sabi ko, hindi na lang ako mag-Sharon Cuneta. Dadaan na lang ulit ako mamaya. Panigurado, may celebration pa. Ayan. Kay Sutera Espada. Grabe naman yung apelido mo. Parang nakakaano. Espada. Hello, Idol Kitchi. Kung ako kay Maureen. Habang maaga pa, kausapin niya asawa niya bago pa man humantong sa hiwalayan. Pa-shoutout ang Torres family, Sirio Bacolod. Ayan. At kay Maurice Winter, sabi niya, DJ Kitchi, good afternoon. Hoping you're doing great today. Thank you. I just wanna make a shoutout to my boyfriend na nag-work ngayon. Si Rico Ofalia. Hello kay Rico Ofalia. Pakisabi po, mag-iingat po siya and stay hydrated and eat well. Then sa mga family ko po sa, pwedeng pa ano, Pasimor. Hindi ko mabasa yung ano. Ayan. Thank you. Sa Negros, yun lamang po. Sabi ni Maurice Winters ng Binyan, Laguna. Ayan, pwedeng pa-save tong kay Sotera Espada. Basahin natin yung ano niya, yung comment niya later. Thank you, Kiko Kalikot, na nandito ngayon. Ayan. At kay Leslie Baluyot. Hello, DJ Kitchi. Naabutan din kita. Naka-live. Yay! Salamat. At kay Susan Mendoza. Hi, Idol Kitchi. Gandang hapon. Kaya pala formal na formal. Actually, hindi pa ako masyadong formal sa lagay ko na to, Idol. Talaga, sabi ko, sige, pwede na to. Hiniram ko lang tong polo na to sa pinsan ko kasi hindi ako umuwi sa bahay kagabi. Sa ibang bahay ako umuwi, sa bahay ng pinsan ko. So, nakihiram lang ako kasi wala akong mga damit pang Binyag doon. So, ayan. Hi kay Michelle Sombilon at kay Bobby Alferes Alforque. At hi din kay Marites Temblor. DJ Kitchi, lagi nakikinig daw. Si Zafrin Salo. Salamat! At napanood ko ulit kayo. Ayan. Maraming salamat, Bobby Alforque. Ayan, sana palagi kang manood at makinig sa aming mga programa dito sa IFM. Kay Michelle Sumbilon, hi din kay Leslie Baluyan, thank you so much. At nagpi-play po kayo ng requested song. Subukan natin i-play kung ano man ang request mo. Idol Gia Nile, sabi ni Janeline Tabora, ngayon lang nakapanood ng live. Ano po ba ang topic? Sabi niya, naabutan ko, bagay naman sa'yo, Idol Kitchi, yung puti mong suot. Nice aura mo. Lalo ka. Thank you. Mamaya, ulitin natin kung ano yung pinag-uusapan natin. Actually, hindi siya puti. Medyo para siyang creamy white, parang ganun. Creamy white, diba? Pinasosyal lang yung dirty white. O, hindi siya talaga puti. Creamy white siya. Ayan, talagang pang simbahan.
Sabi kanina ni Kiko Kalikot pagdating ko, saan ka galing nagsamba? O, diba? Napaghalataan. At least pasok ako sa tema ng binyagan kanina, no? Ayan. Uy, ayun na. Taka lang, check ko. Pinapanood ko yung sarili ko. Para akong presidente pala ngayon. Para akong si ano. Para akong presidente ng, ano, ng Parents Association. Charot lang. Oo, may PTA meeting tayo mamaya, ha? Oo. Pakisabihan ng ating mga parents. ECS. Idol, ang oras ay 1:32 na. That time check was brought to you by... Ayun, nag-time check lang si Idol Kitchi with matching panginginig sa boses. Hi kay Marilyn Di Maligdons, sabi niya, from Vienna, Austria. Uy, hello! Nakakatuwa naman yung mga idol natin na, nanonood sa atin galing sa ibang bansa. Hello po sa mga taga Vienna, Austria. Masarap po ba ang ano dyan? Ang mga pagkain sa Vienna, Austria. Marami ako narinig ng magagandang bagay about Austria. I hope someday makapunta rin tayo dyan. Ano? Sabi niya, di mo po nabasa ang pabati ko ng happy birthday. Ay, kanina ko po binabasa. Ate CL Solia, paulit-ulit. Pangalawang basa ko na yun kanina actually. Oh. Baka kayo po ang hindi nakaparinig. Kaya, ayun. Happy birthday ulit kay Johnny Fardines. Oh, sa... Naku, dapat may paalak na kayo dito ipapadala ha. Pangatlong beses ko na binati sa live natin. Sabi ni Leslie Baluyot, nung sa radio pa lang kita napapakinggan, nakala ko talaga babae ka. Pero napawaw ako nung napanood kita sa live. Apakaganda ng boses mo. Thank you so much po. Alam niyo na, boses lang yung maganda sa akin. yun nga talaga ang lagi nilang sinasabi. Maraming mga nalilitong idol natin. Ano? And yun naman talaga ang purpose ko. Ang lituhin talaga kayo mga idol. Kasi syempre, di ba, para magulo-gulo na lalo ang dundo. Kaya lituhin natin ang mga tao. Oh, diba? Medyo kakaiba. Alam mo naman, normal is boring. So, I wanna be, ano, different. Woof! May ganon. May ganong artist si Idol Kitchi. Sabi dito ni Raymark Nabong, hello? Sabi ni Ate Marilyn, don't. Sabi niya, mas masarap ang food sa Pinas. Oh, yun nga. Oo. Pero malay mo naman, siguro for us na hindi pa nakaka-experience ng pagkain sa Austria, baka ma-excite naman kami. Syempre, minsan kasi, alam mo naman, diba? Kapag nakasanayan mo na, yun naman talaga ang masarap. Pero, okay pa rin maka-experience ng something new. Yan. Pakibati daw yung anak niya si Mira Angelica and si Jeremiah. Galing kay Ate Kyla, Idol Kitchi. Ayan. Hello! Blooming yarn, Idol Kitchi. Hindi po ako blooming. Actually, nangingitim na ako eh. Oh. Ang dark na ng skin ko, kakabike. And okay lang. Actually, wala naman akong pake kung ako ay maitim, maputi, or moreno, or whatever. Ang mahalaga, eh, masaya ka, diba? So, ayan. Dati self-conscious din ako. Gusto ko maputi ako dati. Ayoko na aarawan. Pero ngayon, parang wala lang. I wanna live my life the way I want it. So, yeah. Okay lang sa akin maitim. Pero thank you na rin kung sabi mong blooming ako. Baka wala naman talaga sa kulay yung pagiging blooming, diba? Nasa aura. Wow, may pagka-aura. sa Shu Sespenia family ng Agbago. Anong lugar yan? Hindi ko mabasa. Ayun. At kay Susan Mendoza, Idol Kitchi, pabati naman sa apo ko na nanonood ngayon. Kay Duday. Hello, Duday. Magandang hapon sa iyo, Duday. At kay Ibiang Antonio Domingo, pa-shoutout daw kami ni Ingrid Bernal. And pabati na rin ng Happy Fiesta sa bayan kong Sinilangan, sa Santa Maria, Bulacan. Happy Fiesta! Ayan, nakakamiss yung mga activities during Fiesta, no? Yung may mga paparada, may mga patimpalak, di ba? Pero ngayon, parang hindi na masyado nangyayari yan kasi nga, syempre, pandemic, ang daming bawal. So, nakakamiss lang yung mga ganong activities. Lalo yung mga fiesta sa probinsya, ang sasaya. Marami kang may experience, no? Kakaiba talaga. Very colorful ang ating, ano, ang ating kultura sa Pilipinas. Nakakamiss yung mga ganon. Sabi ni Mysterious Rider, walang sender. Meron po, Idol. Na-late ka lang, mamaya. I-recap natin yung kwento natin na pinadala ngayong hapon sa Emotions on I. Sabi ni Janeline, yes, choose to be happy, Idol Kitchi. Lapit na ang Feb 4. Stay single pa rin tayo. Grabe naman yung stay single. Parang ayaw mo maging masayang love life mo. Yeah. Oh, actually, hindi naman talaga hinahanap ang love life na yan. Kusang dumarating. And once na dumating, you have to ipaglaban siya. Diba? Kailangan yung pagtrabahuan yung inyong pagmamahalan kung meron man. Ayan. Pero ako, sa
matagal na akong single at hindi pa rin ako nagmamadali until now. Although, syempre, may mga times talaga na namimiss mo rin naman na meron kang kasama, meron kang someone na may isishare yung moments mo sa buhay, diba? May mga moments kayong magagawa para may mga alaala kayong babalikan, diba? Sayang din kasi yung panahon kapag lagi kang nagme-me time. Although, me time is self-care. Pero, yun, pag okay ka na, I think, pwede ka na ulit lumande. So, lumandi na ng lumande. Basta, landi moderately, diba? And landi responsively, syempre. Yan. Sabi niya, ayaw magpahuli, nabubuko na. Magpahuli, nabubuko na. Sana makapagpa-autograph ako sa'yo. Uso pa ba yun, Leslie Baluyot? Pero sige, sakaling magkita man tayo, approach mo lang ako. Kasi minsan, pag may nakakakilala sa akin, although bihirang-bihira, diba? Hindi naman kasikatan si Idol Kichi. Pero kapag may nakakakilala sa akin, tapos hindi nila ako pinapansin, tapos i-message nila ako sa chat or sa Facebook ko, sabi, hindi ka namamansin, ayoko na makinig sa'yo, may ganon. Ako kasi yung tipong idol, kapag nakita mo ako sa labas, tapos tinitigan mo ako, hindi ako makikipagtitigan. Unless nginitian mo ko or kinausap mo ko. Kasi syempre, minsan, baka, pag tinitigan kita, baka isipin mo ang sama naman tumingin ito or masyadong seryoso. So, hindi talaga ako nakikipagtitigan. Unless pinansin ako, saka ako namamansin. Kasi syempre, di ba, may mga ibang tao naman na parang baka nag-assume lang ako, isipin nila, assumero naman to, parang ganun. So, ayokong masabihin ako ng ganun. Yan. And I'm generally nice naman kapag nakita mo ako sa labas. Sabi ni Joy Persilda, ako DJ Kichi, sinyalis niya na dapat siya na mismo gumawa ng paraan para malaman ang totoong pangyayari dahil pwede namang tama or hindi ang kutub niya. Kaya para ma-solve niya, dapat siya na mismo ang kumilos. Ayan, pwedeng pa-save din yan. Yung comment ni Joy Persilda, basahin natin mamaya. May Seymour pa. Ayan. Paano po ba mag-send ng letter, sabi ni Leslie? Ayan, Leslie, kung gusto mo mag-share ng kwento mo sa akin, i-message mo lang ako sa akin Facebook page. Yun, hindi mo kailangan mahaba yung kwento mo. Sa abot lang na makakaya mong ikwento, ayan, pwede na yan. I-message mo ako, hanapin mo lang si DJ Kichi sa Facebook para mabasa ko yan. Kasi, malay mo, matapos na itong Emotions on Eye, at malay mo, hindi mo na mapakinggan si Idol Kichi. O, diba? Kaya habang andito pa ako, gora na. I-send mo na agad yan. Sabi ni Mysterious Rider, edi ibitin ng patiwarek para malaglag yung cellphone na tinatago o kaya pitpitin ang daliri para ubamin. Grabe naman yung daliri. Hindi ba pwedeng yung itlog ang pitpitin? Charot na. Ayan, nakala ko babae si DJ Kichi. Hindi ka nag-iisa, Jericho Evangelista. Huwag ka mag-alala. Alam mo na ngayon. At marami na kayong nakadiskubre sa katotohanan. Pagpasensyahan mo na. Sabi niya, sa akin, uso yun sa akin with your photo. Super idol mo. Mo kasi ako eh. Thank you naman. Maraming salamat. Kinikilig ang aking heart, ang aking atay at ang balon-balunan. Maraming salamat, Ate Leslie. Sabi ni Lovely Marie Bautista, hi DJ Kichi, so nice talaga ng voice mo. Salamat din po. Pa-shoutout po sa lahat ng kasama ko dito sa Metro Index, especially kay Orly and Nessie at Ate Krishna. Ayan, magandang hapon sa inyo lahat dyan. Sabi din dito ni Janeline, same lang din tayo, Idol Kichi. Choose the better guy na worth it tayo, diba? Yun talaga yung meant for us naman. Pero minsan, hindi mo na malalaman na he or she is meant for you unless na ipinaglaban nyo yung relasyon. At saka, meron ng foundation yung relationship, diba? Ayun. Minsan kasi hindi mo naman talaga malalaman na meant for you talaga yung someone sa unang pagkakataon pa lang. Sa unang pagdi-date, hindi mo naman agad-agad malalaman. Although sabi nila, masisense mo. Pero diba, hindi mo masusure unless nakasama mo na siya. Na at mas nakilala mo na. So, yan. Huwag madaliin. Kilalanin muna at kilatisin. Parang pagkilati sa ating magiging presidente at sa mga iboboto nyo pa sa darating na eleksyon. Diba? Dapat marunong talagang pumili. Kasi kung sa beauty pageant, talagang nilalait natin, pinipili natin ng todo-todo sa mga ano pa kaya, no? Sa mga public servant natin, dapat talaga pinipili natin sila. And nagmamatter dun sa pagpili, yung magandang record ng isang public servant, hindi lang dapat siya magaling magsalita, kundi talagang sa kanyang background, ang kanyang mga nagawa, yun yung patunay na talagang isa siyang karapat-dapat na iluklok sa pwestong tinatakbuhan niya. Diba? Agree? Oh, eto, sabi ni Nova Cayari de los Santos. Hello po. Hi kay DJM sa radyo natin sa Blayan. Hi!
Magandang hapon, TJM. Ayan, welcome dito sa IFM. Maraming salamat for dropping by sa aking Facebook Live. Okay, ayan, nagbabasa lang ako dito sa text line natin ulit mga idol kasi meron tayong mga idol din dito nagte-text. So, yan, bigyan ko lang din sila ng pansin dito para makita ko ang kanilang mga magagandang payo din. True love can wait, sabi ni Freddy Osida. Totoo din naman. Pero, syempre, minsan, ang hirap maghintay, no? Lalo na kapag hindi mo alam kung yung hinihintay mo darating pa ba, or kung yung hinihintay mo babalik pa ba, hindi mo rin masabi. Pero dapat, habang naghihintay ka, you should, ano, make your time productive. Pwede mong ituon yung oras mo sa pag-improve ng sarili mo. Diba? Huwag kang maghihintay ng wala kang ginagawa kasi hindi ka nga sigurado. Pwedeng masayang ang oras mo, pero worth it din naman ang hinihintay mo. So dapat habang naghihintay ka, may pinagkakaabalahan kang iba para kung sakali mang hindi dumating, at least, diba, naging productive ka and may other option ka pang gagawin. Hindi yung walang-wala talaga kasi mahirap ma-disappoint. Kay Jericho Evangelista, all of us are Marites. I know! May mga Marites talaga tayo. May konting parte ng pagkatao natin na pagiging Marites, di ba? Aminin na natin. Ayan. Hello sa'yo, Jericho Evangelista. Maraming salamat sa panonood mo. At kay Susan Mendoza, Idol Kinship, pabati naman si Miss Che Soriano na nanonood ng live mo. Hello kay Miss Che Soriano. Hi! Happy watching! Ayan. Hello, Freddy. Nood ka lang dito, Freddy. Sasamahan kita at dadamayan. Hi kay Daisy Valdoviso. Hello DJ Kichi. Idol talaga kita. Ganda naman ang boses mo. Maraming salamat Ate Daisy. Actually, kalmado lang ako ngayon. For some weird reason. Parang gusto ko lang kumalma ngayon. Ayoko masyadong maging kitikite at masyadong hyper. Oo. Ayan. Airy na ako in a bit. Kaya balikan natin ang ating kwento dito sa Emotions on Air. Certified world-class quality. ACS. Nani 3.9, IFM, ayayay! 1.44 on the clock, kasama pa rin ang idol mong 2&1 si Idol Kichi. Dito nga sa ating programang Emotions on iIdol at tuloy-tuloy pa din ang ating Facebook Live para sa mga idol natin gusto ako mapanood, makita, awas! At mamangha! Oo, at ito na nga, balikan natin ang kwento natin kanina. Pinadala ng ating sender na si Maureen na nagbahagi ng kanyang kwento tungkol sa kanyang asawa na di umano ayon sa kanya, may nararamdaman siyang kakaiba. Mayroon siyang hinala, meron siyang malakas na kutob na tinatawag niyang woman's instinct daw. Pero hindi niya mapatunayan yung kutob niya dahil wala naman siyang proof, sabi niya. At hindi rin niya masabi dahil kahit sa cellphone nito, chin-check niya, wala naman daw siyang nababasang chat or messages na kahit ano. Pero alam daw niya, kasi sa tuwing nasa bahay ang kanyang mister, lagi itong nakatulala at parang malalim ang iniisip. Nako, ano kaya itong kutob ng ating sender na si Maureen? Sabi niya, ano daw bang dapat niyang gawin? So yan, kung meron kang payo para sa ating texter or sender ngayong hapon, idol, pwede mo pa rin ako i-text sa aming text line number na 0939-706-2816, idol. At eto na ang sabi ng mga idol natin nagpadala ng kanilang mga komento para sa ating sender na si Maureen. Sabi ni Sotira Espada. O, diba? Espada! Hello, Idol Kichi. Kung ako kay Maureen, habang maaga pa, kausapin niya ang asawa niya bago pa man humantong sa hiwalayan. O, kausapin. O, eto naman, sabi ni Joy Priscilla. Nako, DJ Kichi. Senyales na yan na dapat siya na mismo ang gumawa ng paraan para malaman ang totoong pangyayari dahil pwede namang tama or hindi ang kutob niya. Kaya para ma-solve niya, dapat siya na mismo ang kumilos kasi minsan ang mga kutob ay pwedeng mali rin. Siguraduhin muna niya tapos sa kanya kumprontahin ang mister niya. Ayun. So totoo din naman, ano, minsan talaga alam mo yung kutob mo yun na yun pero minsan hindi naman pala talaga, parang praning ka lang, no? Kaya ka laging kinukutuban o baka naman kasi nasobrahan ka sa kape. Kaya lagi kang kinukutuban, nagpapalpitate ka na, o diba? O baka mamaya kung anong tinira mo, diba? Charot-charot lang. Malilinis yung mga idol natin dito, hindi nagdodroga. Diba? O eto pa, basahin pa natin, sabi ni Edwin Jeronimo ng Bulacan, tulala lang, may babae na. Baka naman may ibang problema kasi kung may ibang babae, mister mo, sigurado
may password ang cellphone niyan at hindi mo mahahawakan. Panigurado, sipin yan, baka naman baon na sa utang dahil sa talpak. Nako! Alam mo, oo, pwede rin kasing hindi naman talaga third party, no, ang iniisip mo, Maureen, o nito ang ating sender. Maaring hindi nagloloko yung mister niya. Yun nga rin yung iniisip ko kanina, baka itong mister niya may problema ang pinagdadaanan, yung personal. Yung tipong masyadong malalim na hindi niya alam kung isishare ba niya sa kanyang wife kasi baka mag-away sila, baka ayaw niyang mag-worry ang kanyang partner, diba? Or pwedeng kinikimkim lang niya muna ngayon until such time na okay na siyang i-open up. Or sa tingin niya, naayos niya na, saka lang niya sasabihin. May mga ganun kasing lalaki, na ayaw na nilang nandadamay pa ng ibang tao. Lalo na kapag kapamilya nila, ayaw nilang nandadamay dun sa problema nila, diba? Pero, syempre kapag mag-asawa daw kayo, dapat alam niyo pareho yung mga pinagdadaanan. Parang nasa ganun ba, kasakaling ang matulungan ka ng partner mo. Pero yun, sabi dito ng ating texter na si Edwin, baka hindi naman talaga babae. O kung yung kutob niya, baka may babae ito, baka hindi daw yun. So baka may ibang problema, no? Sabi ni Jerboy ng Bukal, to Taytay Rizal, good PM, Idol Kichi, payo ko lang kay Maureen. Huwag masyadong judgmental sa asawa niya. Baka naman may malalim lang na problema yon na hindi lang siya ni-share sa kanya. O yun na nga din ang pinupunto ko kanina, no, Idol. Baka nga itong asawa niya may problema. O baka nga may utang. O baka nalugi na yung negosyo ninyo. Diba yung parang ganun? Baka mamaya magpanik ka daw kasi hiwalayan mo siya. Kapag nalaman niya, habol lang pala, pera lang pala yung habol mo sa kanya. Hinusgahan din natin yung sender. Sama ng ugali. Charot. Oo. Pero ayun na nga, maaaring tama din yung sabi ng idol natin dito, no? Ito naman, sabi ni Roman Dolot ng Facebook Live natin. Ngayon lang kita nakita, Idol, ganda mo pala. O, diba? May patotoo pa. Ano ba yung maganda sa akin? Baka yung boses ko yung nagagandahan ka, ha? Pwede na rin yun. Basta at least may maganda, oh. Charot. Sabi niya dito, tama ka dyan, Idol. Baka nga may malaking problema si Guy. O, ayan. Ito naman, Idol, sabi ni ang ating Suki mula sa Mandaluyong City na si Ate Belinda. Idol Kitchy at Maureen, hayaan mo lang siya. Magsasabi din yan sa'yo kung ano man yan at baka inaakala ka lang niya o inaalala ka lang niya. At kung ano man yan, sana unawain mo na lang. Hindi mo nabanggit kung may mga anak kayo. Ay, may pagkamarites itong si Ate Belinda, ha? Oh. Siguro, baka ayaw na lang niya i-share kung may mga anak sila. Pero kasi nga, syempre, yung kanyang problema talaga yung asawa niya. Maaring yun, oo. Hintayin mo na lang daw. Ito yung sinasabi dito ni Ate Belinda. Hintayin mo na lang magsabi sa'yo. Huwag ka munang mag-conclude ng kung ano-ano sa isip mo. Kasi baka mamaya, diba, sa halip na yung problema, isa lang yung problema ng asawa mo, pati ikaw problemahin niya. Yan. O mamaya, magbabasa pa ako ng mga payo para sa ating sender na si Maureen na kinukutuban sa kanyang asawa dahil lagi daw nakatulala kapag nasa bahay at may malalim na iniisip pero wala naman siyang patunay kung ano itong kutub sa kanyang asawa, no, Idol? Kaya ikaw daw, ano daw ang kanyang dapat gawin? Yan na daw ba tinatawag na woman's instinct? Nako, dali. I-message mo pa rin ako sa amin text line number na 0939-706-2816 dahil mamaya magbabasa pa ako ng ipapayo natin para sa ating sender. Kasama pa rin ang Idol Mong Tumanwana si Idol Kichi dito lang sa Emotions on I ng 93.9 IFM. Ayayay! Ang sarap makinig araw gabi, Idol din niya ko kasi, kaya ang radyo ko Hello! Ayan. Hello mga idol! Di pa tayo tapos, syempre. Hanggang alas 3 pa si Idol Kitchen mapapakinggan dito sa ating programa. At yun na nga yung first batch ng ating mga payo para sa ating sender na si Maureen. And kung may idadagdag ka pa doon, meron ka pang masasabi kung may same na karanasan ka tulad ng ating sender, ay pwede ka mag-share din ng reaction mo or ng payo mo para sa atin. Diba? Hindi naman kailangan sobrang haba. Sa abot lang din ang iyong makakaya tulad namin, di ba? Okay, ayan, tuloy-tuloy ang ating Facebook Live. Hi kay Wellington, Shane Perez, DJ Kichi, request naman dyan, I Won't Hold You Back by Toto. So baka tingin play yan, Kuya Wellington, Shane Perez, ang ganda ba ng pangalan mo? Lakas maka foreigner, di ba? At kay Orly Mendoza, sabi niya, DJ Kichi, magandang hapon po sa inyo. At sa mga nakikinig at nakatutok, shout out sa mga Tagalas Pinas, Florante, Kanan, sa asawa ko na si Rochelle at sa mga anak daw niyang sina Max, Bruce,
At ang bunso na si Ella Dog, mahal ko kayo. Bakit ganun yung pangalan niya? Anak ko, Ella Dog. Sorry, sorry, natawa ako. Bakit naman kasi napagtripan niyo yung pangalan ng anak ninyo? Ayan, hello kay Kuya Orly Mendoza. Magandang hapon po. Ayun. Okay, maya-maya ng konti, tatapusin ko na itong Facebook Live natin. Baka naman, may sinasabi dito si Kiko, baka naman si LMA. Ah, LMA, kasi Ella Dog yung nakasulat. Tatawa ko doon sa Ella Dog. Ah, baka LMA, oh, baka nga LMA. Arf, arf. Grabe, napagtripan yung pangalan. Pero may mga ganyan kasing magulang eh, di ba? Pinagtitripan yung pangalan ng mga anak nila, minsan ginagaya sa mga ano, sa mga character sa pelikula. Okay lang naman. Pero yung iba kasing pangalan, eh parang pinapahirapan na yung bata. Lalo pag naging estudyante sila, susulat sila ng pangalan haba-haba or kaya puro numbers, di ba? Yung tipong may surprise quiz yung teacher, nag-number one na siya, nagsusulat pa rin ang buong pangalan niya. Kawawa naman. Hi kayo, Chicha Sarada. Magandang hapon din sa'yo. Welcome sa ating Facebook Live. At yun, sige na, idol. May humabol pa. Ito, ipasok natin. Si Alexander Bayona, ang ating Suki. Ayan, solid IFM yan. Idol Kichi, para kay Maureen, kausapin mong asawa mo para hindi ka mag-isip ng kung ano-ano. Baka naman, may problema lang sa work yan tapos pag-iisipan mo na may babae. Okay, sige, basahin din natin yan. Pwedeng pakisave din yan. Yung comment ni Alexander. Thank you. Kay Justine Magluyan Sanao. DJ Kichi, lagi ako nakikinig sa'yo. Sobrang ganda ng boses mo. Maraming salamat, Justine. Thank you. Ingat ka palagi. Ingat kayo palagi, mga idol. At yun na nga. Hanggang dito na lang muna ang ating Facebook Live. I will see you again bukas, Friday. Andito pa rin naman ako. Same time, 12 to 3 p.m. si Idol Kichi. Mapapakinggan sa Emotions on I. At yun, kung may mga kwento rin kayong gustong i-share sa akin, pwede ihabol nyo pa yan habang umi-airi pa ang ating program. At yun, kinig ka lang pagkatapos ng program natin, ng ating Facebook Live Idol, kinig ka pa rin sa aking programa dito sa IFM dahil andito pa rin naman ako hanggang 3 p.m. Hi ulit kay Anna Rose Kapalak Pasunting at sa anak daw niya nagmo-module ng si Trixie. Salamat Freddy, Usida, ingat kayo, see you later, see you bukas. Bukas pala ako uwi. Ayan. See you bukas, magbike na tayo para makagala na at mangitim na ulit ako. Mangitim, nagpapaitim ako para maging ano na ako. Fried chicken. Toasted chicken. Chicken talaga kasi puro chicken na rin kinakain ko lately. Salamat guys. Happy Thursday. Ingat kayo palagi. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ako ang Idol Mong 2 and 1 na si Idol Kichi dito lang sa 93.9 IFM. Ayayay! Bye-bye!